Good day, Philippines. Good day, Cebu. Welcome to another episode of Hotseat, presented by Kanaas Gikan sa Mayhanan. My name is Ron Jacob Unabia, and it is my pleasure to host the show alongside the senior news correspondent of Kanaas, Ms. Janine de Capilacion, and the junior news correspondent of Kanaas, IJ Orculio. In this special episode, episode 17 of Hotseat, we are very lucky to have him on the show, because this man has achieved a lot in the local film industry. He started directing indie movies until he was recognized worldwide when he made Heneral Luna in 2015, which smashed box office records. He is also a musician, so he's kind of like a jack of all trades, but he is a master of all those trades. Ladies and gentlemen, we have him on the show, Direct JERROLD TAROG. Good evening, sir. Hello, good evening. Yes, thank you for having me. We are so, it is our honor po na mag-guest ka namin dito po sa little online show po namin. How are you po? Okay naman. What's keeping you busy this pandemic po? Mula nung nag-start yung pandemic, I've just been writing. So, continuous writing. We were shooting something right before nag-pandemic, we were doing Darna, and then we had to stop. Tapos, syempre, nagkagulo na yung ABS, and then natigil na yun. So, ever since, that's all I've been doing. I've just been writing. I was able to shoot one short film, pero yun lang. So, wala masyadong activity. Yung sinusulat po ninyo ay yung ikatlong sequel po ba? Yes, natapos ko yung Quezon. So yun yung third film ng historical na trilogy. Natapos namin ni Rodivera yung script ng. And then I'm working on something else na hindi ko pa alam kung ma-approve or what, pero yun, it's a zombie movie, so haven't come. But the Quezon script po was already approved by the producers. Yeah, we're discussing how to proceed now during the pandemic. Kasi may mga parts na pwede namang gawin habang may pandemic. Pero there are parts na medyo kailangan namin maghintay. So, yeah. Alright po. Before we delve into that later, no? Sir, you are a music aficionado po, no? And in fact, you enrolled during college at the University of the Philippines, UP College of Music. So, was it difficult for you to shift from music to film directing? Actually, hindi siya mahirap. It's more of trying to translate the yung musical language na natutunan ko. Trying to translate it into the visual language and cinematic language. So, hindi siya mahirap kasi pareho namang time-based art form ang music and film. So, meron silang progression of emotions, merong consideration sa pacing, sa rhythm. So, lahat yun, which are very musical na ideas, they can also be applied into film. So, hindi naging mahirap sa akin. It's more of trying to, siguro naging mahirap lang yung trying to catch up with the visual, yung visual language, which is, again, once na makuha mo yung, makahanap ka ng relationship between what you've been doing, what I've been doing, which is music, once na nahanapan ko ng relationship yun to the thing that I'm currently doing, which is film, hindi na siya ganun kakomplikado. Lalo na sa editing. Editing is very musical. So, kumbaga lahat yun, naging, yung buong musical training ko, naging madaling susi para maka-transition into film. What was the turning point in your life po na you decided na gusto niyo po gumawa ng pelikula? I was in the middle of college and yung musical training ko. And then we were, kasi music composition yung major ko. And we were doing pieces. We were composing pieces na, well, I was composing pieces na medyo nasa theatrical na side na. And then I kind of figured na parang siguro kaya kong gumawa ng pelikula. So at some point parang na-realize ko na, especially when I encountered a quote by Stanley Kubrick na sabi niya, film should be more like music, na it's a progression of emotions. So parang ever since, naging interesado na ako sa film, and I figured I think I can
I could make a film. In sir, in 2015, you directed Heneral Luna, which was a blockbuster. Would you take credit for stirring up Filipinos' renewed interest in history? Pwede naman. I mean, definitely merong impact yung film. Meron siyang malaking impact sa popular culture. So, around that time, dumami rin yung mga videos and whatever stuff sa media about history. So, I could say the film had some impact. Pero yung after that, hindi ko na alam kung may na-sustain ba or what. Pero in short, yes. How about the film Goyo, sir, 2018, A Batang Heneral, which have the continuation Bayani Cinematic Universe? Is it different from Heneral Luna in terms of directorial approach? Yes, it's very different. Actually, the whole point of Goyo to be very different from Luna. Isa yun sa pinakamalaking point nun. Kasi in the first place, yung script ng Heneral Luna, I didn't write the script. That was by Ed Rocha and Henry Franza. And I just sort of rewrote the script to make it more palatable and para mas, para nandun din yung boses ko in a way. Pero yung Goyo, that was all me with the help of Roddy Vera. So, co-writer ko si Roddy Vera dun sa script. So, malaki din yung input niya. Pero in terms of yung boses, mas nandun yung boses ko sa Goyo. Sa Heneral Luna, I was translating the voices of Ed Rocha and Henry Franza. So, but that doesn't mean na wala ako dun sa Heneral Luna. That's also part of me also. Pero yun, so ibang-iba yung directorial approach nun and also yung tono. Ibang-iba rin yung tono niya. It's very, very meditative and mas internal yung mga struggles ni Goyo kaysa kay Luna. Alin po ba yung mas matagal gawin? Yung Luna po ba yung Goyo? Goyo, syempre. We had so many shooting days and sobrang hirap niya kasi nagsushoot kami sa bundok. So, umakit kami sa bundok. Rainy season pa nun. So, medyo mali talaga yun. Pero, we were up in the mountains. Binabagyo kami doon. Inaabutan kami ng fog. Tapos, mas malaki yung cast. And also, we had to construct mga towns. So nag-construct pala kami ng parang town square sa Tarlac. So sobrang laki ng effort at ng budget na binigay sa amin just to fulfill that vision. Kaya nga I'm always grateful to my producers. Okay po. Sir, direct yung aside from directing po, no, you are also the writer of most of your movies po. What is your approach po when it comes to script writing? And do you ever undergo writer's block po? Yung in terms of subject matter, sobrang random niya. Hindi ko mapepredict kung ano yung susunod na gagawin ko. Unless na I'm tied to a trilogy, parang ganun. So definitely kailangan ko tapusin yun. Pero medyo ang random niya, parang yung pinakauna kong pelikula, it was called Confessional. We shot it in Cebu. I had no plans of making a film about sinulog. Kasi malaking part yung sinulog dun sa pelikula. I had no plans of making that. Pero kasi the year before we did Confessional, I did a documentary on the Sinulog Festival. So parang yun yung nag-inspiration ko. And then so on and so forth. Ganun na lang pala. Kung ano yung matipuhan ko or basta kung nasaan yung attention ko that time, usually dun ako nagsusulat. Parang Heneral Luna, I had more interest in history before that. Pero na-encounter, na may nabasa ako tungkol sa buhay ni Antonio Luna. And I figured, parang interesting siyang gawing pelikula. Itong taong to. Kasi sobrang wild niya at nakakatawa. So, ayun. So, I went and did that. And then, parang, around that time, medyo sumasabog na yung Marvel Cinematic Universe. So, when we were doing Heneral Luna, sabi ko, siguro, ang cool kung gumawa tayo ng Cinematic Universe, pero pa na yung mga national heroes. Yung subject. So, yun yung pinitch ko sa producers. So, ganun. So, yeah, it's kind of random. So, hindi ko masabi kung ano. As for writer's block,
Yes, that happens, pero I consider it part of the process. So, hindi siya, pag dumadating yung writer's block na yun at nahihirapan ako, hindi ako nagpapanik. It's more of, I consider it just part of the work. And then, what I usually do is, medyo nakakatawa, pero kasama yung daydreaming sa trabaho. So, yung mga moments na nakatunga nga lang ako or nakahiga at nakatingin lang sa ceiling, kasama yun sa trabaho, sa pagsusulat. Kasi, reset mo and you're trying to, ang usually kasi nangyayari sa writer's block, parang nasa stop ka sa isang lugar tapos hindi mo na alam kung saan pupunta. So, it's a matter of releasing your brain para yung mga random associations ng mga brain, ng unconscious mo, kung saan-saan siya pwede mag-pick up ng mga bagay. As opposed to stuck ka lang dito sa isang place. So, I daydream, I do other stuff, I watch other movies, I listen to a lot of music. And then, usually, pagkatapos niyan, the next day or after 2 days, may isip mo na yung susunod na gagawin mo. And then, minsan palpak pala siya. So, that's also part of the process, yung failure. So, ulit ka na naman hanggang sa at some point may masasubmit ka na script na hindi ka nahihiyang isubmit. Okay. Direct, na-mention po natin kanina yung Quezon po, which is the third installment of the Bayani Cinematic Universe. How will this Quezon movie be different po sa previous, sa predecessors po na installment po? This time, yung tono ng pelikula, it's more satirical. It's more satire. Luna had some satire. It was part comedy also. Pero mas nakatali yung satire ng Quezon sa power play, sa politics ng Pilipinas. Kung paano nagsimula yung patronage politics ng Pilipinas. So, mostly that and yun, and then also it's medyo ang hirap i-explain yan, but it's sort of divided into four sections, into four short films para siyang ganun. And then it's mostly, yeah, may mga parts na we're planning to do as sort of a silent film style, na parang yung mga 1920s na silent film na Buster Keaton, mga ganun. So, may mga ganun. Na, pero yun nga, nasa planning stage pa lang lahat. So, who knows what will happen. Hindi naman po may kakaila na marami po kayong ginagawa. But the third installment po ng Bayani Cinematic Universe. Pero po, we would like to know, how does a typical day go for you po? How do you combat boredom po? Ano po bang ginagawa na isang JERROLD TAROG na aside from working? Pari, trabaho lang buhay ko. So, I usually have a routine. Pag hindi kasi ako, kasi the thing with my life, I don't do commercials, I don't do TV. Not that I don't want to, it's more of nasanay lang ako na pelikula talaga yung ginagawa ko. So, hanggat kaya, yun lang yung gagawin ko. Maybe in the future, I will do commercials and mga teleserye. Pero right now, hanggat I can afford to, I will just focus on film. So, pag hindi ako nagsushooting, usually I just have a daily routine of whatever I can work on, maybe music or writing something. Pag talagang walang project, gagawa na lang ako ng piece of orchestral music and whatever, just for fun. Ganun. And then I will kasama na yung mga daily random routines of workout and playing the drums and whatever, and reading books. I'm very fond of reading books, so ayun, it's kind of boring, pero yun ang buhay ko, eh. Medyo boring kaya. Pero wala, yeah, na-enjoy ko. Wala pa bang walang day off? Yung talagang wala kang dalang ginagawa? Wala, kahit nga pag nasa beach ako, may dala ako libro at mas mababasa din ako ng libro sa beach. So, yeah, and the only time that I get to explore places, halimbawa, aakit kami ng bundok or pupunta kami sa Ilocos para
it's usually part of the job also. So mag-scout ka ng locations and etc. So ayun. So lahat ng ano, lahat ng pagkukulong ko sa bahay or sa kwarto. Binabawi ko siya pag meron ng pelikula kasi labas naman ako na labas pag nasa pelikula. Yung Tirad Pass for Goyo, we went up Tirad Pass twice. I enjoyed that a lot. So, ayan, it's kind of, pag walang shooting, medyo nakakulong lang talaga ako ng Jeremy. Have you experienced po turning down a film project po, but later regretted not doing it? So far, wala pa naman. It's more of, sa experience ko, may mga films na very attractive para sa akin, na at some point, hindi siya natutuloy. Iba pa yun sa Darna. May mga iba pa dating mga big projects na excited sana akong gawin. Pero yun, hindi natuloy. And Darna was, doon ako nasayamin kasi we were, I think, mga 15 shooting days na yung nagawa namin for Darna before ABS decided to stop the whole thing. So, yun, sayang lang. Pero maybe, open pa rin naman sila in the future if ever they decide to do a film. Ayun. Pero yung mga regrets na pelikula, so far wala pa naman, thankfully. Pero kung may mga films po ba kayo na you regretted not doing it, pero napanood niyo po? Like, nandun na po sana yung idea? Well, wala naman actually. May mga ibang scripts na I was involved before, tapos sa ibang director na punta. Meron isang rom-com yung Star Cinema dati na pinagawa nila sa akin yung script, pero eventually they decided to go with someone else. Pero wala naman. Ano po ba rom-com? Hindi ko na maalala, honestly. Nakalimutan ko na yung title. Nakalimutan ko na rin kung sino yung mga artista. Ang tagal na kasi yun eh. Pero yun, hanggat merong project na pumapalit, hindi ako nagre-regret ng mga bagay. Direk, before we go down to our last few questions, no, may sasabihin lang po ako. Yung pelikula nyo pong senior year, kasi po teacher po ako, nag-film showing po kami. Yun po pinanood namin sa klase po namin. Ano po ba yung nangyayari sa babaeng malaki po sa ending? Sa kanina? Ano nangyari sa akin? Nakalimutan ko po yung character name. Yung malaking babae po. Yun yung palaging tinatanong. Parang hindi siya nakasali sa graduation. Yun yung palaging tinatanong sa akin. Eh. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa kanya. Yung mga ganyan, kaya ko siya iniwan as a question para kayo yung sumagot. Hindi ako. Pero marami din sa mga events na nangyari din sa senior year are sort of nakakatawa kasi even after they graduated, may mga similarities din sa kung anong nangyari dun sa mga bata. Yung kid na maraming awards, alam ko hindi niya tinuloy yung pagiging doktor niya talaga. Pero hindi siya napunta sa call center. He did something else. Si Bunda, yung hindi talaga siya hindi talaga siya pumunta ng graduation. Ayun, pero I don't know what's happened to her now. Yeah. Okay. Sa pelikula, hindi ko rin alam. So, talagang sadyang question. Another one po, sa Heneral Luna po, yung assassination scene, na medyo gory po. Is that the way you envisioned it po when you wrote the script? We were basically following the historical account na he was shot, I think, mga 30 or 40 times. Okay. Tapos lumalaban pa rin siya. And sa pagkakaalala ko, if I remember correctly, he was also trying to escape. Tapos hawak-hawak niya yung siya niya kasi parang lumalabas na yung bituka niya. Parang gano'n. Opo. So medyo ganun talaga ka-gory. And we try to recreate some of that gore. And nag-i-enjoy kasi ako mag-shoot ng gore. So, yeah. Kasi I did some... Tuko din yung gore. I did some horror films before and I realized na sobrang saya pala mag-shoot ng gory na stuff. Yeah. Ilang oras po natapos yung assassination scene po? Yung shooting nun? Opo. Parang
I think mga dalawa, tatlong araw ata namin sinut yung assassination. Medyo matagal din po. Matagal yun. It's more of the yung prosthetics, yung mga makeup, etc. Tsaka yung mga yung choreography, tsaka yung pagiging set ng mga bala, yung mga barilita. Medyo ano siya, mahabang proseso talaga. Okay po. Direct, our newspaper po is celebrating its 10th anniversary. Do you have any message po for the staff, writers, editors of our newspaper po dito sa Bugo, Cebu? Congrats sa inyong 10th anniversary. So, more power to you guys, and I hope you just keep doing what you're doing. And then, I wish for growth sa inyong ginagawa. Yeah. Thank you. What is your message naman po sa mga aspiring filmmakers? Well, mahirap mag-shoot ngayon dahil pandemic. So, but if you're an aspiring filmmaker, it's kind of tricky to be in the arts today kasi we are yung entire zeitgeist, yung entire takbo ng society is sort of turning towards a moralistic society. So it's kind of hard to be in the arts when you are living in a moralistic society kasi madami kang posibleng tapakan at mabangga ng mga tao and mga sensitivities and whatever. Sensibilities pala, I mean. So, I wouldn't know how to navigate that kung nagsisimula ako ngayon doon. So I guess in a way medyo sinuwerte ako na I'm right here right now kahit na nagiging moralistic na yung mundo. So if anything siguro ang masasabi ko lang is find integrity. If you're trying to tell your story, find integrity. And actually hindi siya hinahanap, hindi na-develop siya yung integrity. So try to develop that as much as possible, and sobrang importante yung independent thinking, hindi yung sunod-sunuran ka lang sa kung ano-ano sinasabi ng mga tao lalo na sa social media kasi first and foremost we are primates and we are very susceptible to tribal thinking, so sobrang importante ang dissent. Sobrang importante ang individual thinking and trying to find the truth despite what everybody is saying. So, if anything, yun na lang, which is integrity, to make it short, yung integrity sobrang importante siya. And kailangan maging matapang kung magkukwento ka. Dahil at some point, based on my own experience, marami ka makakabangga, whether from the conservative side or the progressive side, whatever. Madami ka makakabang lang. So, kailangan matapang ka para dahil. Be bold. Yeah. Nagawa niyo po ba yung film na talagang gusto niyo pong gawin yung nagsisimula pa lang po kayo? Or hindi pa at kinoconstruct pa at gusto mo pang gawin? Parang sinasabi mo, nagawa ko na ba yung dream project? No? Parang, every film I do is sort of a dream project kasi I never take this job for granted. So, tuwing may pelikula na may project na na-approve at nabibigyan ng financing, I consider myself na parang sinuwerte ako na matanggap yun. Kaya it's always a dream project for me. Nagsisimula na lang sa maging nightmare pag papangit na ng papangit yung pelikula pag susuting kayo. At for different factors, naranasan ko na yun na masaya-masaya ako sa simula. Pero nung nagsushooting na kami, ang dami mga nakikialam. So parang hindi na siya fun. So, ayun. Pero I never planned on doing a historical film. So, pero nagawa ko yung Heneral Luna. And then, nung pinitch ko yung Goyo, I never imagined na magagawa namin yun kasi sa script pa lang, sa outline pa lang, ang laki-laki na yung project. So, hindi namin alam kung paano kami mag-shoot sa bundok. Wala pang gumagawa ng... Sa Pilipinas, hindi common yung gumagawa ka ng isang buong town para lang sa isang pelikula. So, ayun. And so, I'm just grateful na nagagawa ko yung mga ganun. I do have a list of mga genres na hindi ko pa nagagawa na I hope magawa ko someday.
hindi pa ako nakapag-romcom, hindi pa ako nakapag straight out na comedy, wala pa. This, ngayon, sabi ko kanina, I'm sort of writing a zombie film, pero hindi ko pa alam kung magagawa ko siya. So, ayun. Every film is a dream project that sometimes turns into a nightmare. Yeah. Ano po ba favorite film of all time? Ang favorite film? Apo. Mahirap sagutin yan. Mahirap sagutin yan eh. Hindi ko nasasagot yung ganyan tanong, sorry. So, I always stumble when I'm asked that question kasi lahat ng mga pinapanood ko at some point nagiging paborito ko and then eventually hindi ko na gusto. So, and then may mga pelikula na hindi ko gusto. Tapos pag pinapanood ko ulit, shit, ang ganda-ganda pa rin itong pelikula to. Bakit ako napangitan ito ng first time? So may mga ganun. Kaya, I don't know. See, ang haba na sagot ko, wala. Pero wala akong sagot. May mga guilty pleasure movie po kami. Guilty pleasure na films? I don't know. I have fun watching action films and mga serial killer movies and mga trabaho ni David Fincher. Fight Club. It's more than Fight Club. Seven. Saka Silence of the Lambs. Pero hindi ko masasabi mga all-time favorite ko yan. Pero yeah, guilty pleasure ko yung mga pelikula. IJ? Sir, ano ba yung favorite genre mo? Favorite genre? Wala rin. Wala rin. Hindi lang ako. Pero hindi ko ano. Hindi lang ako madalas manood ng rom-com. If anything, yun. Which is why I would like to do one someday. Kasi isa sa reason ko sa pagtanggap ng isang project is kung kinakabahan ba ako dun sa project na yun. Pag kinakabahan ako, gagawin ko siya. So, ayun. Yeah. Pag music ang tinanong nyo, mas masasagot yung genre. Pero pag pelikula, wala. Mahirap sabihin. Ano po kayang bibida direct sa rom-com mo? Eh, malay ko. Hindi ko maalam kung kailan ko gagawin yun eh. So, it remains to be seen. Yeah. Sana, magawa natin. Sa alright, music po. So, oh, kanya sa rin? Music po. Would like to know music? Your favorite song po. Start with your favorite song. Favorite song. Ang favorite genre ko, ang background ko ever since was rock music. So, yun talaga yung ano background ko. Mula high school pa lang. As in, rock music talaga. May favorite rock band po ba kayo? Well, I'm a big fan of Nine Inch Nails. So, yung mga ganong klaseng medyo mabibigat na tunog. Mahal na mahal kayo. But I'm also fond of classical music. So, medyo extremes. Yeah. Direk, thank you po for accepting our invitation po. Okay. It goes without saying that movies reflect our everyday lives. They tell the story of our ups and downs as human beings and as a collective nation. But it's not every day that we get to tell a story of our country. And Direk Jerrold was able to do that with so much sense and dexterity. His films have exhibited a sense of hope in the film industry. And as long as he continues to craft movies, we can confidently say that the future is bright for Philippine cinema. And this has been another episode of Hotseat. I am Ron Jacob Unabia for Janine Recopilacion and Isaac Orgulio. Thank you very much for watching. We will see you on our next episode. Bye-bye. Thank you, po. Thank you, po. Thank you, po. Sir. Nice talking to you, po. Same.